Umakit na ang tablado, merong spotlight at makita yung mga tao na nakikinig sa akin habang kumakanta ako. At hindi ko nakita yung sarili ko, simula malito ko na papasok ako sa office at naka-uniforme. Hindi na sinasabi ko masama yun. Pero hindi ko lang talaga nakikita yung sarili ko na gano'n. At bata pa lang po ako, passion ko na yung kumanta sa harap ko ng salamin at hawak yung hairbrush ng nanay ko. Kinakataw ko ng love hurts. Sabi nito yung mga ano eh, mga musikero, yung mga 80s na parang mga si Bonnie Tyler, si Aerosmith, Guns N' Roses, pwede! Hindi na lang yung pista, pero sabi mo sa nanay ko, hindi, kasi rockstar ko eh. Pero sabi ko, gusto ko talaga. So, nag-start ako sumali lahat ng mga contest. Well, siguro, sumali ako ng Star in a Million, Search for Star in a Million, Starstruck, lahat na may star! Basta! Gusto ko may star eh! Pero lahat na sinigil ako natalo ko. Hindi ako nakapasok sa lahat kahit sa second round. Ayun naman pala kasi ayaw ako ni God maging star. Gusto niya ako manalo sa Pinoy Dream Academy! Ayun naman pala yun! Kahit tayo ngayon talaga si God kasi nag-usap kami ng tatay ko. Sabi niya, pag sabi ko pa, hugbog na ako, lagi na ako talo, wala na ako self-confidence, ay huwag na ako malas sa mga klase ko eh. Kasi pagkakamusta yun ako, gusto yung pointis mo. Ha? Bye! Gusto ko mag-escape, kasi wala ako nasabi, di naman ako nanalo. Sabi ko sa papa, papa parang, pagod na ako, ayaw ko na sumali. Sabi ng tatay ko sa akin, laki na mong paniniwanan. Sige, kung pagod ka na, kung before mag-aimin ka, hindi ka makapasok, sige, papasok ka na, magka-college ka na, mag-aimin na lang yung gagawin mo. Gusto ko maging mass communication na estudyante kasi. Gusto ko maging journalist, gusto ko magsulat. So, sige, pero gusto ko rin kumanta. So, nag-try ulit ako. Yun nga, nanalo ako sa Pinoy Dream Academy. And then, ito pa yung pangarap ko. Wow! Cotton candy! Sarap na ito! Masaya! Sobrang saya ko. Kasi lahat ng gusto ng 18 years old lang ako yun eh. Lahat ng gusto ng isang teenager, lahat meron ako. PSP, PS3. Wii. Ano ba yun? Nintendo DS. Lahat ng bagong cellphone. Sabi mo na yung BlackBerry, iPhone, Nokia, Samsung. Apat-apat, di ko na nga magamit. Gusto niya? Ayaw. Pero, tatao, hindi ako masaya. Isa na alam mo, pag naabot mo yung pangarap mo, magiging masaya ka na. Pero parang ano lang, ba't ka nag-ganto ako? Ba't dapat masaya ako ah? Ano ito mo? Sa parking ba ito? So, yun! Sobrang nalungkot ako. So, may isang kasama ako sa ASAP Rocks na in-invite ako sa isang Bible group. In-invite ako ni Samuel B. Feeling ko may pagpingit siya sa akin ng mga pananay. Hindi niya lang inamin ako. Joke lang. Pero, natuwa ako. Kasi yung first na pagkatan ko, sabi ko, sakto yung message. Feeling ko ito na yun. Ito yung kulang sa akin, yung gospel. Attend ulit ako sa small group. Matin ako. Pero bakit? Kaya naman pag tinitignan ko sila, parang alien ba na ako? No. What? Tatawa ko, bakit? Ang weird. Yung isang pa-small group ko, kinikilig kay Jesus. Ha? Kinikilig ka kay Jesus? Ha?
Sunday, nasa kwarto ko, minausap ko si God, sabi ko sa kanya, ano ba bang maitatago ko, God, alam niya naman lahat. Kahit hindi ko sabihin. Sabi ko, nag-attend ako ng small group tsaka church. Tsaka nagbabasa naman ako ng Bible araw-araw. Pero yung totoo, hindi kita mahal. Eh, yung totoo. Ginagawa ko yung pag-attend ng small group Bible study church para i-satisfy sa sarili ko at sabihin ko na okay ako. Pero yung totoo, hindi. Pero yung binita ako ko word kay God, that day, sabi ko, pero alam ko sa puso ko na dapat kitang mahalin. At gusto kitang mahalin. Sabi ko, Lord, baguhin mo to. Kasi kung ito yung gusto mo, baguhin mo yung puso ko. At alam ko na kaya mong gawin yun. Kasi Diyos kay, baguhin mo yung puso ko. Tapos, nagbasa ako ng Bible. Nasa John na ako noon. Nabasa ko yung verse sa Bible. John 17, verse 24. Yun yung nagbago ng buhay ko. Sabi ni God. Sa Tagalog, kasi tigamantal ba na ako eh. Kaya yung tinabasa ng Bible, Tagalog. Gusto rin niya to! Binasa ko yung Bible. Sabi ni Jesus, nagpe-pray siya na para sa lahat ng mga tao bago siya itaho sa krus. Ang dami niya sinabi, Lord, I pray. So, para sa mga disciples ko, Lord, I pray, Lord, na hindi sila mag-scatter, pero maging one sila as you and me are one. Pero may isang sentence na nag-slide sa akin, sabi niya, at Lord, pinapanalangin ko yung mga taong naniniwala sa akin sa buong mundo. Gusto ko silang makasama ko sa napupunta. Minsan sumasabay pa rin ako.
Pero buti na lang hindi pa tutupo sa agad. Sobra-sobra yung grace ni God na kaya natin mag-umpisa at mag-grow. Meron kasi kami, may cheer kami. Ready mo kayo? I am Asel Pisa Bad Omen. Ako si Constantino, a worshipper, a soul winner.